Magandang umaga po ang ating salamang tuluyan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tanggulin tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tanggulin tumutunog. Sa halaman ng araw ng Espiritu Santo,
pagpapaayaw ng hantungan ng pagmimisyon ni Jesus sa Biblia. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kanyang mga lagar. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sasamahan niya sila sa kanilang pag-aati ng mauling balita at sa pag-aalam ng mga pamayanang Kristiyano. Ipinag-iiwan ng buong simbahan na ika-apat na krusyang taon ng pag-aibigang araw ng komunikasyon na may temang pagpapahayag ng pamilya, pagpapahayag sa pamilya. Isang nagandang lugar ng pagkatapo na may handog ng pag-ibig. Sa kanyang insay para sa presyon ito, ipinalala ni Papa Francisco ang kagandahan at kahalagahan ng pamilya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagliliwang. Sino kong tagapagligtas ang mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapag-anyaya ng mga kasalanan ng magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalukong kasalanan ng Diyos sa mga parang kung ikaw makita kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaas.
siyang nakapaganda ng pananahanan na kanyang pinanggagalingan upang kami pangguruhan at kanyang inumuhan upang maging pag-asa kailanman nang sabayan niyang kanya rin katawan. Bilang nagpapagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang ang Amen. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol, mahal na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus bukod sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinatubilingan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirap. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nakakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya'y buhay. Napakita siya sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa pagbabahagi ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama kanila, kanyang pinag-uwilingan sila, huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo niyo ang ipinangako ng Ama na sinabi ko dahil sa inyo. Nagbinyag na nga sa tubig siya, ngunit di na magtatagal at bibinyag ang kayo ng Espiritu Santo. Kaya nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatanggap naman yun muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangang pagkalaman ninyo kung kailan yun. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa ninyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at tatakpan siya ng ulam. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaki na kaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako mo ang iyong
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Parunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway iwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatian inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang mga walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagbuklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng pagpahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamumuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at Siya ang ginawang puno ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kumayong mga nagkaroon ng araw sa lahat ng dako
Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhanan niya ang salita ng kanilang pinanganaral. Sa pamagitan ng kapangyarihan, gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Tayo ngayon ay nasa dakilang kamustahan na mag-akyat kay Jesus sa langit. Iniakyat. Bumalik na siya sa Ama. Siya ay tumunglo sa kanan ng Diyos. Bahagi po ng dakilang kamustahan kayo na tayo inaanyahan ng Diyos na pagliligayan at tatlong puntos para po sa libong ito. Una, ang balakyan ng Jesus sa langit ay hindi katapusan. Ngunit, isang pagpapatuloy. It is not an end, but a continuation. Kasi, baka sabihin mo si Ayod, bumalik mo siya sa Ama. Tapos na ang kanyang misyon. Yung pagliligtas ng Diyos ay maliwanag. Bahagi yun ang usap ay pinamamanag sa atin ng buong kapal na sa pamagitan ng kanyang pangangaral, pagpapahalal ng mabuting balita, na ang kanyang pagpapakasakit, pagpapatay sa krus, at muli yung pagkabuhay, inubos niya ang santaytigan. Pero sa gitna ng kasiguraduhan ng tagumpay ay may tungkulin na iniangatan si Jesus mula sa kanyang mga alalad hanggang sa bawat isang mananampalataya. Ano yun? Ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao ng daigdig. Sigurado mo yung kaligtasan dahil sa kanyang paghihirap at pagkamatay at muling pagkabuhay na dapat kalumayan niya ang kamatayan, nalunin niya ang kasamahan. Kaya kinakailangan na ipahayag natin sa pagkat hindi pa lahat ng tao ay nakakaunawa ng mga bagay nito. Siguro mo maaaruloy natin ito noong panahon po ng World War II, para yung mga naunan ko sa atin ay yung sumuko na po ang mga hangol sa mga Amerikano dito sa Pacific area ay nagpirmahan na. Pero ngayon pag tinatawag ng package of resistance. Ganun din o. Sa paano yun ang usahan ay pinakailangan na higit na ipaalam sa tao na tapos na ang gera. Sumuko na ang mga hapon. Ganun din o. Tapos na ang gera. Natalo na ang kasamaan. Pero tayo ay sinusubo ng Diyos na ipakalam ito sa lahat ng tao sa pagkat may mga pagkakataon na kumulusin ko ay ang paniniwala ay sa kanilang pagkakunawa ay hindi pa tayo iniligtas ng Diyos.
mula sa kasalanan. So yung epekto ng tunay na biyaya na dulot ng pagliligtas ng Diyos ay kinakailangan na magkaroon ng kagalapan kung ito ay naipaayaw na sa bawat isa. Kaya isa po itong pagpapatuloy na kung saan ay pinawagan ko sa akin ang buong hindi pagkakos at bawat isa sa atin ay binigyan ng misyon ni Jesus. Umayo kayo at ipahayag nito ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya po, bakit ba nito? Ano ba natin kalimutan ako? Binibigyan pa lang tayo ng Diyos ng misyon. Nanawa sa pamamagitan natin may pagpatuloy natin ang pagliligtas ng Diyos sa daigdig na ito. Pangalawa, bahagi ng kusang ay ang pag-akyat ng Jesus sa langit ay is not an absence but rather a new presence. Kasi sabi niya, kung makakumbali sa sarili sa lupa, wala na ang Diyos. Wala na sa Jesus. Nandun siya sa langit. Bahagi yun ang usahan ng makita o mati na yung presensya ng Diyos pagkakyat ng sa langit ay narito pa rin. Hindi ko lang makukatulad ng presensya ng Diyos noong kasakasama niya yung kanyang mga kapat. Naawa ko siya, nakakausap siya, katulad ng pakipag-usap natin sa bawat isa. Hindi po ito katulad ng presensya na nakita ng mga apostles pagkatapos ng muling pagpapuhay. Na kung saan ay nakikita ko pa rin nila sa Jesus na kumain na sa gitna ng kanyang mga sugat sa mga kamay at paghihira ay napakahalubilo pa rin namin sa Jesus. Yung presensya ni Jesus pagkatapos ng siya umakyat sa langit ay isang panibagong presensya. Sa presensya na itinulot ng banal na Eucharistia sa ating tinapay ng ala, na tayo naniniwala na dito si Jesus sa banal na Eucharistia. Pero higit sa lahat, huwag natin kalimutan ng presensya ng Diyos na ano sa bawat isa sa atin. At tayo po ha, ay maging buhay na saksi ng presensya ng Diyos sa daigdig na ito. Medyo may mabigat na hamon. Kasi itatalong natin sa ating sarili, nakikita pa ng Diyos, nakikita pa ng tao ang Diyos sa akin. O baka nakikita ng tao sa akin ay hindi ang presensya ng Diyos. Baka mamaya ang presensya ng demonyo. Pero yun, ang mga magandang kalimutan, God is present here after ascension. At isa pong presensya ng Diyos ay isang pamamagitan ng kanyang mga mananampalataya. Ako at ikaw ay nawamaramdaman ng tao na ang Diyos na si Jesus ay kasama natin dito sa daigdig na ito. Kaya matawag natin sa ating sarili Kristiyano. Sa Ebanghelyo na pakinggan natin ang usapan ng tunay na pano. Sa pamamagitan ng mga bagay ng usapan na ipinakita ng Himala, mga kababalaghan ng magpapatunay na sa kanilang pangangaral ay sinasa
pagkakataon natin, maging may pamahagi lamang natin, kung tayo rin mismo ay nakikita natin yung presensya ng Diyos nito sa ating buhay. Pangatlo, sa kabagayan ng Jesus sa langit, binibigyan ko natin ng pagdinigay sa loob ng apat na kursiyang natawag ay inilagay ng simbahan ang pandigilang araw ng komunikasyon. At para po sa taon na ito, ang sinabi na ako namin sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng misa, ang tema natin ay pagpapahayag sa pamilya, isang nangilalang lugar na pagkatagpo na may handog ng pag-ibig. Napakaalam ang mga komunikasyon kasi doon natin may ibigay at may pamahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kinakailangan natin ang pagkalastasan, ang maayos ng pagkalastasan. At sa tema na yung ihayag ko ngayon, sa taon na ito, dinalas ko na aming isang papa na ang tema ito ay pagpapahayag sa pamilya. Maraming binibuturo ang pamilya sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. At yung isa po, masasabi natin na malapit po ay kumakitaw natin buwan po sa misteryo ng Santo Rosario. Doon natin ipapasimulan po sa misteryo ng pagbangi, pagdaalaw ni Maria kay Elizabeth. Ay makita ko natin tayo na sa sinangungulan pa lamang noong ni Maria si Jesus ay nagbigay ng epekto sa sinangungulan ni Elizabeth na dala-dala si Juan Bautista na naramdaman niya yung biyaya na lumalaroon gawa ko ng siya binabi ng ina ng Diyos. Bahagi mo ako sa loob ng pamilya, makita ko ng napakaliwanag ng komunikasyon. Sa loob ng pamilya, makita ko natin hindi ka makapagsisinumali. Hindi ka makapagtatago. Alam mo na kabahagi ng pamilya kung ikaw ay nagsasabi ng tumuko, kung ikaw ay nahihiya, yun po yung isang mahalagang makitawa natin sa loob ng pamilya. Eh, ano po yung problema na yung maalam ngayon ng hindi mo ginagalawa natin? Ngayon po kasi ay ang tao na yung nagnanamis sa mga tao, they would like to become anonymous. At makita ko natin, kapag ang isang tao ay palagi na lang anonymous, ay ano? Ay kung ano-ano ginagawa ko masama. Kasi bakit? Hindi ako kilala. Pwede ako makapagtago. Pwede ako mandok. Hindi. Isang itinuturo sa loob ng pamilya ay ang isang maliwanag ng pakipagkalaslasan. At lalo ngayon sa lahat, ang pakipagkalaslasan ng pamamahal. Communicating God's gift of love. Kaya, pahalagahan po namin ang pamilya natin. At nawa ko, yung ating pamilya ang maging modelo natin sa lipunan natin ginagalawa. Kasi kung yung simbahan, ano ba yung simbahan? Ang tawag natin sa ating simbahan ay isang pamilya ng Diyos. Kaya kinakailangan natin matamit natin ito para sa isang maayos na pagpapakilala at pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos.
Sino pong sakto nito? Ang iniwanan mo po sa Diyos sa palagay ni Jesus sa langit. Na huwag namin kalimutan sa palagay ni Jesus sa langit tayo na hinahanap ng buong ikapan na magpatuloy ng kanyang misyon. At itanong natin sa ating sarili, anong misyon ang ibinibigay sa atin ng buong ikapan? Pangalawa, ay bahagi yun ang usan ay hinahanap tayo na sa pagkapit ni Jesus sa langit na tayo ay maging presensya na kapag tayo ay nakita ay makita ng ibang tao ang Diyos. Na kapag tayo ay nahiya, maramdaman din ang tao na may Diyos pala. Kasi sinasarapin natin ang puro ng ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, pangalagaan natin ang ating pamilya. At maging gabay natin na higit sa lahat para lalo natin may palagana ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos ay malaking may uuro ng ating pamilya. Kaya, doon mismo sa loob ng pamilya, doon natin ipalambang yung tunay ng mensahe ng biyaya ng pagmamahal ng Diyos. Sumasama pala tayo ako sa Diyos, Ama, ng Panginoon sa Ama, na may gawaan ng namin at upa. Sumasama pala tayo ako sa Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na dalawang tao at sila ng Espiritu Santo, ibinanganak ng Santo ng Iglesia, ibinagpasak ng Konsolidad, pinapos sa Diyos ng mga Nawas ng Lord ang mga mga na may pagpapalang ang buhay ng buhay na magkakasalamat na naglog sa kanya ng Diyos ang mga pangyayon sa kanya. Lord, magpumula ka dito ang alubo sa buhay ng buhay na kanya. Sumasa ang pagkakaya ng alubo ng Diyos, Espiritu Santo sa banal ng sinapang ng kodika sa kasamahan ng mga banal sa matawaran ng mga kasalanan sa pagkakuhay ng muling umatay ang araw at sa buhay ng walang matay. Sa mamiliwang ng simbahan na ikaw, apat na kong siyam na taon ng pandaigigang araw ng komunikasyon, itadaan natin sa wakahanan ng pangailangan ng buong daigdig. Panginoon, ng kaluwalagian, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa, mga obispo at mga pare ay patuloy na magpahayag ng magandang balita ni Jesucristo sa bawat oras at sa lahat ng dako. Manalangin tayo. Amen. Kampananawa ng bawat mga hayag ang tungkulin nilang mag-ulat sa katotohanan ng may pagganang sa karapatan ng kapwa-tao at sa diwa ng balanse at tapat na pamamahayag. Manalangin tayo. Panginoon, magpapalakihan, hindi mo
Manalangin tayo. Panginoon, nakakalagyan ang hindi yung pamilya. Nawa, ang mga religyoso at religyosa ay maging aktibo sa paggamit ng makabagong teknolohiya bilang bahagi ng kanilang pagpapatuturo sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nakakalagyan ang hindi yung pamilya. Upang lahat tayo natitipon dito ngayon ay tumukon sa panyaya ng Panginoon na ihayag ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, kaluwalhatian, bibig mo kami.